Sa buong mundo, isa tayo sa may pinakamahabang quarantine. Paano ito inarap at tinugunan ng ating pamahalaan? Anong marka ang ibibigay mo, Juan de la Cruz? Quarantine pass or fail? Malapit nang matapos ang taong 2020, subalit ang agam-agam at panibugo ay patuloy na nananahan sa puso at isipan ng mamamayang Pilipino. Walang kasiguruhan, walang nakakaalam, walang sino man ang nakapagsasabi kung kailan manunumbalik ang dati nating kinagawian. Parang isang bangungot ang pagpasok ng nakamamatay na sakit na COVID-19, hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa buong mundo. Mula sa isang napabalitang kaso ng kumpirmadong pasyente, parang isang kabuti itong nagsulputan sa buong bansa sapagkat mabilis na kumalat ang sakit na ito sanhi upang magkaroon ng istriktong lockdown. Pinatupad ang enhanced community quarantine ng isang buwan sa Luzon mula Marso 16 hanggang Abril 12. Nagitla ang lipo ng Pilipino sa kautosang ito dahilan upang magkaroon ng malawak ang panic buying, pagkabahala, pagkalito at ang biglang pagbabago sa pamumuhay ng bawat individual. Sa isang iglap, huminto ang simple at masasayang buhay ng mga Filipino. Mula sa isang buwang quarantine, lumawak at nabago ito kung kaya't nagkaroon ng iba't ibang antas o level ang quarantine. Malaki ang naging epekto nito sa ekonomiya ng bansa at ang mas nakababahala ay ang pagtaas ng kasong may kinalaman sa kalusugang pangkaisipan. Sadyang walang pinipili ang sakit na COVID-19, subalit higit na naramdaman ang malaking agwat ng estado ng pamumuhay na may kaya at ang nasa laylayan ng lipunan. Gayunpaman, isinambulat ng quarantine ang katatagan ng mga Filipino bagamat nakakulong ang kanyang isipan sa kanyang tahanan. Ang pinakamaagang sanggunian na naitala sa quarantining ay inuugnay sa sakit na ketong sa luma at bagong tipan. Sa ilalim ng simbahang Katoliko, ang kolonya ng may sakit na ketong ay itinatag noong Middle Ages upang maibukod sila mula sa natitirang bahagi ng populasyon. Ang modernong konsepto ng quarantining ay nagsimula noong ika-14 na siglo nang manalanta ang salot sa Europa. Noong 1377, sa daungan ng Ragusa, ang mga awtoridad ay naglabas ng kautusan ukol sa pagbubukod ng 30 araw sa mga barkong magmumula sa mga lugar na apektado ng salot. Tinawag itong Trentina, nagmula sa salitang Italiano para sa 30. Sa paglaon, pinalawak ang tagal nito sa 40 araw. Ang salitang Italiano para sa 40 ay 40 at dito nagmula ang salitang quarantine. Hindi pa rin malinaw kung bakit 40 araw ang napiling bilang ng haba ng pagbubukod or isolation para maiwasan ang kontaminasyon. Subalit maring nagmula ito sa teorang Hippocrates hinggil sa malubhang karamdaman ayon kay Eugenia Tognotti, isang profesor ng kasaysayan ng medisina at hagamtao sa Universidad ng Sassari. Habang ang pagsasagawa nito epektibo laban sa salot, hindi naman ito naging epektibo laban sa kolera na kumalat sa pamamagitan ng kontaminadong tubig o pagkain. Ang isa pang teorya ay ang bilang ng mga araw na inuugnay sa teoryang Pitagorya ng mga numero. Ang bilang 4 ay may isang partikular na kahalagahan. 40 araw ang panahon ng paghihirap ni Jesus sa Biblia sa disyerto. Sa isinagawang pagsasali naman sa Filipino ni A. Narvaez, miyembro ng Philippines Institute of Translation, para sa terminolohiya kaugnay ng COVID-19, ang quarantine ay ang pagbabawal sa mga taong walang sakit na umalis sa isang lugar sa isang tiyak na panahon upang maobserbahan ang posibilidad na nahawaan sila dahil sa kanilang pagkakalantad sa isa o mga taong may nakahahawang sakit. Ang salitang quarantine ay naging bahagi na ng buhay ng mga Filipino ngayong panahon ng pandemya. Mula sa orinal na pagkakagamit ng salitang ito, kagyat na nagbagong bisto mula nang lumala at lumawak ang transmisyon ng COVID-19. Sa amang dako ng Pilipinas, walang sino man ang hindi makababanggit ng salitang quarantine. Inaabangan naman sa telebisyon, radyo at pahayagan kung anong antas ng quarantine, isa sa ilalim ang Kalakhang, Maynila, pati na rin ang ibang lugar sa bansa. Napakalaki ng ambag nito sa diskursong Pilipino sapagkat ang salitang ito ang nag-quarantine sa ating buhay at lipunan. Pinatutunayang buhay, may hininga at may pulso ang wika at patuloy ang pag-imbulog nito may pandemya man o wala. Naririto ang ilang gamit ng salitong quarantine sa diskurso ng lipunang Filipino.
Ang pagkakaroon ng State of Public Health Emergency sa buong Pilipinas dahil sa COVID-19 ang nagbunsod upang ipatupad ang Enhanced Community Quarantine or ECQ sa buong Luzon mula alas 12 ng umaga ng Marso 17 hanggang Abril 12. Nagkaroon to ng iba't ibang uri ng klasifikasyon kinalaunan depende sa rekomendasyon ng IATF, Department of Health at ng local government unit. At sa dami ng sintomatiko at asintomatikong pasyente ng COVID-19 sa isang partikular na lugar. Ano ang pinagkaiba ng community quarantine, home quarantine, ECQ, MECQ, GCQ, MGCQ at new normal? Ang community quarantine ay tumutukoy sa paghihigpit ng paggalaw sa loob, pagpasok o paglabas ng lugar ng quarantine ng mga individual, malalaking grupo ng mga tao o mga komunidad na dinisenyo upang mabawasan ang posibilidad na maipasa ang isang nakahawang sakit sa mga tao sa loob at labas ng apektadong lugar. Ayon sa DOH, ang home quarantine ay ang kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, subalit galing sa lugar kung saan naganap ang isang nakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat nito. Upang maunawaan natin ang kahulugan at ang pagkakaiba ng ECQ, MECQ, GCQ at MGCQ at new normal, pinaliwanag ito ng mas madali ni Father Reverend Nicanor Austriaco na nalathala sa Manila Bulletin noong September 18. Ang ECQ or Enhanced Community Quarantine ay ang mahigpit na anyo ng quarantine. Isipin ito bilang antas ng quarantine bilang 5. Ito ang pinakamahigpit na lockdown kung saan ang lahat ay mananatili sa bahay maliban sa essential workers at medical frontliners. Hindi pinapayagan ang pampublikong transportasyon at hindi rin pinapayagan ang malalaking pagtitipon. Sumailalim sa ECQ ang Luzon sa loob ng 2 buwan ng taong ito. Ang MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine ay isang hakbang pababa mula sa ECQ. Isipin naman ito bilang antas ng quarantine bilang 4. Muli, ang karamihan sa mga tao ay hiniling na manatili sa bahay maliban sa mga essential workers, medical frontliners at mga manggagawang exempted ang kanilang opisina at negosyo. Hindi pinapayagan ang pampublikong transportasyon. Pinapayagan ang pagtitipon ng masa hanggang sa 5 katao. Pinahihintulutan ng nasa mahalagang industriya na makapagtrabaho habang ang iba ay maaaring makapagtrabaho hanggang sa 50% ng kapasidad. Ang General Community Quarantine or GCQ ay ang antas ng quarantine bilang 3. Karamihan sa mga tao ay pinapayagan na umalis sa kanilang tahanan upang makapagtrabaho. Gayunpaman, ang mga taong wala pang 21 taong gulang at higit sa 60 taong gulang o mataas ang peligrong mahawaan ng COVID-19 ay kinakailangang manatili sa bahay. Pinapayagan ang pampublikong transportasyon na may mahigpit na social distancing. Ang pagtitipon ay limitado sa 10 katao. Ang Modified General Community Quarantine or MGCQ ay ang antas ng quarantine bilang 2. Sa antas ng quarantine na ito, pinapayagan ang lahat tulad ng sa GCQ. Bilang karagdagan, pinapayagan ang 50% seating or venue capacity para sa panonood ng sine, konsyerto, gawaing pampalakasan at iba pang entertainment activities, servisyong panreliyon at kumperensya sa trabaho. Pinapayagan na may buong kapasidad upang makapagtrabaho sa lahat ng publiko at pribadong tanggapan. Ang new normal naman ay ang antas ng quarantine bilang 1. Dito, pinapayagan ang lahat ng paggalaw ng publiko hanggat sinusunod ang strictong social distancing at ang kinakailangang alituntunin sa kalusugan. Sa antas na ito, kakaunti na lamang ang bilang ng bagong kaso ng COVID-19 at ang mga pasyente nito kasama ang mga nakasalamuhan nito ay mabilis na natukoy bago pa kumalat ang virus. Dahil sa quarantine, madami ang makaranas ng cabin fever. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang Pilipinas nang isa sa pinakamahaba ang lockdown dulot ng pandemya, kung kaya't ang cabin fever ay karaniwan sa ganitong mahirap na panahon. Sinasabing normal at balido naman ito. Ang cabin fever ay maaaring makapagdulot ng hindi regular na pagtulog, tulad ng maaaring mahaba ang iyong pagtulog, puyat o maiksi namang pagtulog. Nagpapakita rin ito ng kakulangan sa motibasyon at enerhiya na harapin ang araw-araw na pamumuhay. Ano naman ang naging ambag ng mga artist at manunulat sa panahon ng quarantine? Maraming naratibo ang naisatitik ng mga manunulat.
Naging daan ito upang magkaroon ng serye ng webinars o panayam ng mga author at tagapaglatahala upang ibahagi ang kanilang babasahing pampanitikan. Idinaan naman sa likhang sining ang karanasan ng ibang artist sa pamamagitan ng exhibit upang makalikom ng pondo na ibabahagi sa mga labis na naapektuhan ng pandemya. Maraming salita ang nabuo mula sa salitang quarantine. Magbigay nga po kayo ng halimbawa nito. Patunay na buhay at may pulso ang wika. Parang damong ligaw na nagsulputan ng mga bagong salitang ikinakabit sa salitang quarantine. Iniluwal ang iba't ibang salita mula sa sinapupunan ng ating malilikot na imahinasyon at mapaglarong isipan. Nandiyan dyan ang quarantine fling or quarantine, pagkakaroon ng romansa o pag-ibig na nabuo online. Ang quarantine, grupo ng mga taong magkakasamang naniniraan sa panahon ng quarantine tulad ng kanilang pamilya, kaibigan at iba pa. Quarantine eats, pagkain sa pang-araw-araw, pagkain naging uso tulad ng ube, cheese, pandesal, or baked sushi. Quarantine investment, mga bagay na binili dahil sa pangangailangan tulad ng gadgets. Quarantines, ito yung mga delatang pagkain na ibinibigay sa panahon ng unang dalawang buwan ng community quarantine. At meron ding quick day o pagunita ng kaaraw sa bahay kasama lamang ang pinakamalapit na pamilya, lalo na sa panahon ng ECQ. Malaki ang epekto ng quarantine sa ating kabuhayan. Ano kaya ang ginawa ng ibang Filipino? Kabi-kabila ang pagsasara ng negosyo dahil na rin sa matinding pagkalugi. Kaya naman naisipan ng maliliit nating negosyante na ang kanilang social media upang magbenta ng kanilang produkto, serbisyo at higit sa lahat ang matugunan ng mga pangangailangan ng mamamayang Filipino na hindi makalabas sa kanilang tahanan dahil na rin sa pinairal na quarantine. Subalit, hindi nakatakas sa matala sa pang-amoy ng BIR na magpataw ng buwis sa mga online seller. Balita ko, may pa-contest daw na ginagawa online kahit naka-quarantine. Maraming nawala ng trabaho, kaya sino ba naman ang hindi mayengganyo sa mga online challenges, lalo na't kung may kasama itong papremyo. Andiyan ang Bring That Quarantine, Quarantitos and Titas, Kwentong Quarantine Short Film sa Bahay Challenge, at meron ding Kwentong Quarantine Song Cover Challenge. Bored ka na ba sa tagal ng quarantine? Ano-ano kayang mga maaaring pagkaabalahan? Mahaba ang oras na ginugugol ng bawat isa sa kanilang tahanan ngayon kung kaya't ang bawat individual ay naghahanap ng mapagkakaabalahan o maging libangan. Maaaring makapamili ng ayon sa nais mo mula sa kantahan, sayawan, talk show, pageant, short film at marami pang iba. Kumusta naman kaya ang ugnayan ng pamilyang Filipino, lalo pat lahat tayo ay naka-quarantine? Mas mahabang oras na magkakasama ang pamilyang Filipino dahilan upang masubok ang ugnay ng bawat miyembro nito sa panahon ng quarantine. Ang haligi ng tahanan, ilaw ng tahanan, pati ng kanilang mga anak ay naharap sa pagharap ng mga isyong pampamilya. Hinahamon din ito ang katatagan at pananampalataya ng buong pamilya dulot ng pagkawala ng trabaho o business ng magulang. Stress dulot ng online learning ng mga anak, biglang pagbabago ng gawain o routine sa loob ng tahanan at marami pang iba. Malaki ba ang naging epekto ng quarantine sa ating ekonomiya? Napakalaki ng epekto ng quarantine sa ekonomiya ng ating bansa. Maraming nawala ng trabaho, nagsarang business, napauwing OFW at maraming frontliners ang nagbuwis ng buhay. Ayon sa press briefing na isinagawa ni Harry Roque noon, tulad ng inaasahan, bumagsak ang ating ekonomiya. Bumagsak ang GDP growth ng 16.5% sa second quarter ng taong ito. Ito ay resulta ng ECQ at MECQ kung saan nagsara ang buong bansa at maraming negosyo ang nalimitahan ng galaw at pati na rin ang galaw ng mga tao. Sa panahong ito, bakit kayo nagtagsaan ang plantito at plantita? Sa panahong ito, paghahalaman ang naging libangan ng mga Filipino. Isa itong paraan upang mabawasan ang mga alalahanin sa buhay dulot ng mahabang quarantine. Marami nagka-interes sa paghahalaman kung kaya naman naging mayabong ang bentahan ng mga paso at mga halamang hindi gaanong napapansin noon. Tulad ng isang damong ligaw, unti-unting sumibol ang plantito at plantita saan man maparoon. Subalit maraming isyo ang kinakarap ng mga plantito at plantita. Bukod sa kinakailangan din nilang isaalang-alang na maproteksyon ng ating kalikasan, tila isang damong ligaw na tumubo kung saan-saan ang plant knoppers. Dahil sa kahirapang dinaranas ng mga Pilipino dulot ng COVID-19,
halaman na pinupuntiryang nakawin ng iba upang maging pantawid ito sa kumakalam na tiyan. Ilang insidente na ang napaulat dahil sa biglaang pagdagsa ng plant dumpers sa iba't ibang lugar na nangunguha ng mamahaling halaman upang ito ay maibenta. Kamusta kaya ang lipo ng Filipino sa panahong ito? 8 buwan na mula nang ipatupad ang iba't ibang uri ng quarantine sa buong kapuluan. Maraming isyong kinasasangkutan ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng DOH, PhilHealth at IATF. Tunay na nasubok ang kakayahan ng mga namumuno mula sa may pinakamataas na katungkulan. Subalit sa uli, nasasadlak pa rin sa kahirapan ng ating mamamayan at patuloy na nakikiamot na lamang sa tulong na maaaring ibigay ng pamahalaan at ng mga pribadong individual sa panahon ng quarantine. Walang nakakaalam kung kailan magtitiis ang mga Filipino. Parang nasanay na lamang sa pagharap ng krisis kahit na dapat na ang mga namumuno ang nagbibigay ng pag-asa upang makabangon tayong lahat. Bakit quarantine ang dapat na maging salita ng taon? Ang quarantine bilang wika ng pandemya ay naging bahagi na ng pamumuhay ng lipo ng Filipino mula nang magkaroon ng lockdown noong Marso. Isiniwalat ng salitang ito ang maraming kakulangan sa ating lipunan at ng mga namumuno na makapamuhay ng normal ang sambayanan sa panahon ng pandemya. Lumikha ito ng samot-saring naratibo at kung paano nakibaka ang bawat isa. Nagbigay daan naman ito upang manatili ang lahat ng matagal sa kani-kanilang tahanan kung kaya't mas nakilala ng bawat isa ang kalakasan at kahinaan ng bawat miyembro ng pamilya. Naghilom din ang kalikasan sapagkat iba't ibang hugis at kulay ang pinatikim sa atin ng kalangitan. Muling luminis ang nalalanghap na hangin sa kapaligiran. Naninag ang mayamang likas na yaman ng karagatan at muling naririnig ang iba't ibang tunog. Huni, yabag, kaluskos, ugong mula sa kagubatan. Ang maiilap o mababangis na hayop ay nabigyan ng pagkakataong angkinin ang lugar ng mga tao habang nakakwarantine ang lahat. Sa kabila ng mga danasing ito, ang pagtulong sa kapwa ay naging kapansin-pansin, lalo pat marami na sadlak sa kahirapan. Muling nasubok ang pagiging matiisin at ang pagiging matatag ng mga Filipino, subalit may mga panawagan na dapat may managot sa sinapit o nararanasan ng ating frontliners, pasyente at mamamayang nakulong isipan sa loob ng kanilang tahanan. Marapat lamang na mapabilang salitang quarantine bilang isa sa mga salita ng taong 2020 edisyong pandemya. Mula Marso 16 hanggang 21, nasa top 1 spot ang salitang quarantine life sa top 10 trending topics sa USA. Kasalukuyang nominado din ito bilang isa sa 10 salita sa Wordsmith Word of the Year 2020. Kamakailan lamang napili ang salitang quarantine bilang Cambridge Dictionary's Word of the Year 2020. Ayon sa datos na nakalap, ang salitang ito ang isa sa pinaka-searchable word sa Cambridge Dictionary sa taong ito. Ang dapat na tanghaling salita ng taon. Quarantine. Ito ang salita ng taon. Quarantine. Ang salita ng taon. Ang quarantine ang salita ng taon. Ang quarantine ang salita ng taon. Yeah.
Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Wendy Pagilian, kasama ni Angelica Morales. At sa araw na ito ay babahagi namin ang aming presentasyon para sa Sawitaan 2020. Bago iyon, nais namin pasalamatan ang Philippines Institute of First Nations sa kanilang pagbibigay ng pagkakataon upang maging isa kami sa mga finalists ng Sawitaan. Sa araw na ito, nais namin patunayan na karapat-dapat na maging salita ng taon ang virus. Katangi-tangi ang taong 2020 dahil napakaraming mga hamon ang naranasan ng mundo mula sa mga hamong pangkalikasan tulad ng pagsabog ng bulkan, iba't-ibang mga sunog, mga pagbaha, at iba pang mga krisis, no, na nangyayari sa iba't-ibang bansa, makikita natin na naranasan din natin ang isa sa mga pinakamahirap na sulanin sa kalusugan, at ito nga ay ang pandemyang COVID-19. Para sa taong ito, lalong napalalim at napalawak ang sulaning palipunan ng mga Pilipino dahil sa pagkakaroon ng pandemyang COVID-19. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang konsepto. Ito ay ang konsepto ng virus. Sa presentasyong ito, ipapakita namin, ipapaliwanag kung paano ang salitang virus ay nagbanyuhay patungo sa anyong virus bilang isang natanging pahayag na Pilipino upang tukuyin ang iba't ibang karanasan sa pagharap sa panahon ng pandemya mula sa aspekto ng pananaw ng pamahalaan patungo sa iba't ibang mga grupo ng mga Pilipino na sumasang-ayon at isumasang-ayon sa paraan ng pamahala. Upang higit na maunawaan at maipaunawa at maintindihan ang mga pagkapahulugang ito, na ito si Jel para sa mga kahulugan ng salitang virus. Magandang araw. Dadako naman tayo sa mga kahulugan ng salitang virus. Nagmula ang virus sa salitang virus. Mula sa UP Diksyonaryong Filipino, ang virus ay isang pangalan o noun. Sa larang na medisina, ang ibig sabihin nito ay nakahahawang agent, binubuo ng nucleic acid molecule at nababalot ng protina. Mula naman sa taong ito, ang bagong diksyonaryong COVID-19 na nailathala at natipon ng profesor sa UP na si Aileen Narvaez, ang ibig sabihin nito ay sa Ingles ay virus mula Espanyol, napakaliit na nakahahawang butil o partikulo na kailangan ng isang host, halimbawa ay buhay na hayop o halaman, upang dumami at makapaminsala. Maaari din kumalat ang virus sa pagitan ng mga hayop, hayop at tao o tao sa tao, na iuuri sa iba't ibang antas ng paghawa batay sa mga terminong outbreak, endemic, epidemya at pandemya. Endemic ang infeksyong viral kapag lagi itong umiiral sa isang tiyak na lugar, gaya ng sakit na malaria na sa ilang bahagi ng Africa o ng dengue sa Africa, Caribbean, Gitna at Timog Amerika. Kapag biglang dumami ang bilang ng may sakit na endemic, nagkakaroon ng outbreak. Maaari din itong isang kaso lamang sa bagong lugar. Isang halimbawa ng outbreak ang pagkakaroon ng bagong kaso ng dengue sa Hawaii noong 2019 matapos kumalat ang sakit dahil sa pagkagat ng lamok sa isang taong may dengue na turista sa nasabing isla. Kapag hindi agad na-control, humahantong sa epidemyang isang outbreak. Nangyayari ang epidemya kapag ang impeksyong viral ay aktibong lumilipat-lipat at nanghahawa sa isang tiyak na lugar, rehiyon o bansa. Halimbawa, noong Desyembre 2019, eksklusibo pa lang ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Wuhan, rehiyon ng Hubei sa China. Ayon yan sa Intermountain Healthcare 2020. Noong kumalat na ito sa iba't ibang bansa noong Enero 2020, idiniklara itong pandemya ng World Health Organization. Ang susunod na kahulugan mula sa medisina, ikalawa ay mula naman sa larang ng agham ng computer. Ibig sabihin naman, syempre alam natin na programa yan sa computer na kumakalat mula sa isang computer patungong iba pang computer at kadalasang nakapagdudulot ng pinsala sa files o datos. Ikatlo naman sa larang o sa wika ng internet, nagamit na rin ang salitang ito bilang pang-uri o adjective na nagbago ng anyo
viral o trending. Ang ika-apat naman sa larang ng sosyolohiya, ibig sabihin nito ay nakasasamang impluwensya sa moralidad at isipan. At ngayong taon lamang ito mas ginagamit para sa pagpapahulagan sa larang na ito. Ito pa yung ibig sabihin mula sa isang YouTube video no ng isang vlogger o content creator. Ito ang tinukoy niya na mga virus sa Pilipinas. Okay? Una, mga hindi marunong magbasa sa social media. Ikalawa raw, mga umubos ng alkohol sa mga tindahan. Ikatlo, mga nagbebenta ng sobrang mahal na alkohol. Ikaapat, mga kabataang pinggiling mamasyal sa mall at sa park. Mga ikalima, mga dali-daling naniniwala sa fake news. At ika-anim, ang mga araw-araw na TikTokers. At ang panghuli, ikalima, ay ang psikolohikal o spiritual na pagpapakulugan. Nahanap ko ito sa isa sa mga Facebook group, no? Isang batang siyentista si Reyna Reyes ay sumulat ng kanyang personal na sanaysay tungkol sa kanyang karanasan at damdamin pagmumuni tungkol sa virus o panahon ng pandemya o kwarantena. Narito ang isang CP, no, mula sa kanyang personal na sanaysay. Sabi niya, "I reflected on how particles and viruses do not care about our place of power and politics. Gravity exempts no one. Science has come a long way since 1919 and we disregard it to our own." Ito na ginamit niya bilang personifikasyon ng gamit sa virus. Ang mga pahayag niya ukol sa di pagkatuto ng tao na kailangan magbago rin ang tao sa mga panahong ito, na kahit pa man may virus o pandemya ay nananatiling gano'n ng tao, nagtatawid siya ng pagpapakahulugan ng tampok nating salita. O ang salita ng taon, virus, virus, na sa nagaganap sa kasalukuyan, lalo pang nagkakaroon ng mga pagpapahulugan ang impact ng virus sa sanlibutan. Inaasahan natin sa paglipas pa ng mga araw at taon ay maaaring mas magkaroon pa ng pagpapakahulugan gaya nito, ibang-ibang sense ng kahulugan ang ating mga kababayan. Balik tayo kay Wenny para naman sa mga diskursong Filipino tungkol sa virus. Talakayin natin ang mga diskursong Filipino tungkol sa virus upang higit nating maunawaan ang kanyang pagiging salita ng taon. Una, ang virus ay naging katangi-tangi salita patungo sa virus dahil sa idiolek ng Pangulo. Ang natanging salita ng isang individual na kung tawagin natin ay idiolek, yung kanyang natanging pagwiwika, ay may iba't ibang impluensya depende sa personalidad na gumagamit ng wika. Sa kaso ng ating Pangulo, ang bawat salitang kanyang binibitiwan ay mayroong impact o malaking impluensya sa diskusong pangsambayanan. Kapansin-pansin na sa kanyang mga talumpati at iba't ibang mensahe tungkol sa paglaban sa coronavirus, pinili niyang bigkasin ang salitang virus bilang virus, no, mula pa noong Pebrero. Ayon sa kanya, pinili niya ito dahil galit siya. At ito ang aking sipi sa kanyang pahayag. The virus. Sabi nila yung virus. Kinokorek ako. I would like to pronounce it the virus. Kasi galit ako. Sabi ko, saan itong virus na ito? Ganun na lang ang tawag ko sa kanya kasi galit ako sa virus. No? At makita natin na ang paraan ng pagpapaliwanag ng Pangulo sa kanyang pagpili ng pagbigkas ay maaaring maging bahagi o bahagi pa rin ng kanyang imahin bilang isang matapang, no, at mapanlabang pinuno, no, sa mga problema ng bayan. Bilang isang idiolek ng mataas na opisyal ng pamahalaan, nakaimpluwensya ang sinasabi ng Pangulo sa bansa, kaya nagbubunga ito ng iba't ibang mga diskurso. Naggamit ang virus hindi na lamang ng Pangulo, kundi ng iba't ibang grupo ng lipunan. Halimbawa dito ay ang konsepto ng virus na ginamit sa mga social media at social media poses sa mga advertisement. Tulad nitong promosyon ng nanofilter mask na nagsasabing may mask ka na ba? Magsuot ng mask upang virus ay maiwasan. Pangalawa, makikita rin natin na merong sarili ng paggamit ang ilang mga mananulat gaya ni Christine Magpili na nag-post ng kanyang sariling bersyon ng awiting May Bukas Pa
na pinamagatan niyang May Virus Pa, kung saan ay inilalahad ng awiting ito ang mga nangyayari sa panahon ng quarantine tungkol sa usapin ng paglabas, sa pagkakaroon ng lockdown sa mga barangay, at kung paano ito ay hinaharap ng pamahalaan, no? At yung usapin ng mass testing, na makita sa adaptosyong ito ang sariling pananaw ng mga individual na mamamayan tungkol sa karanasan nila sa quarantine. Okay? Sa kabilang banda, mayroon ding mga grupo sa ating lipunan na ang interpretasyon sa virus ay ginagamit upang lalong suportahan ang pamahalaan, lalo na ang Pangulong Duterte. Makita sa vlog ng channel na DDS Forever, ang vlog na may pamagat na Virus ni Duterte ay mga dilawan, mga oposisyon at iba pa. At dito ay inisa-isa ng vlogger ang mga grupo na palagay niya ay mga virus sa panahon ng pamuno ng Pangulo, dahil ang walong grupong ito na makita niyo sa ating slide ay mga grupong hindi agad-agad tumatanggap o kaya ay lalong bumabatikos pa sa mga ginagawa ng Pangulo. At para sa kanya, higit pa sa COVID-19 ang mga grupong ito na tumutulig sa ating Pangulo. Sa kabilang banda, makita rin natin na ang virus ay ginagamit ng mga kritiko naman ng Pangulo, tulad ng makita sa editorial na ito ni D.I. Rosso sa bulat.com noong Marso, na nagpapahayag na higit na nagiging matagumpay ang pamahalaan sa paghiwalay sa taong bayan sa pamahalaan kaya sa paghiwalay at paglaban ng sa virus, no, sa mga tao. Ganito rin ang punto ng editorial ng Rappler na terror bill ang virus na papatay sa kalayaan, dahil sa kanilang pagtingin ang anti-terrorism bill ay isang paraan upang higit na paslangin ang karapatang pantao at mawalan ng tinig ang demokrasya ng bansa. Kaya dito ay nakikita natin na ginagamit ang virus bilang isang salita na tutuligsa sa pamahalaan. Panghuli, makita rin natin na sa diskusong Filipino, mayamang mayaman yung pagiging malikain na pinapahayag din ng mga bagong awitin. Tulad ng awitin ng Concerned Artists of the Philippines na Virus Versus. Pakinggan natin ang awitin ito. Naghuhugas naman ako ng kamay, sinusubukang manatili sa luwag ng bahay. O kung di naman ako'y maging pasaway, ngunit kung hindi tumayod, sa gutom ay mamamatay. Patay o mamamatay ang di subunod sa bakal niyang kamay. Imbes na medikal, sagot na militar, check up ang kailangan, check ang binigay. Ahahay. Sumunod ka na lang, tutulungan ka naman. Uunahin nga lang ang politiko't mayayaman. Virus sa Malacanang, saksakan ang kababayan. Servisyong pangkalusugan, laging para lang sa ilan. O virus sa Malacanang, hahayaan bang magkahawaan? Pakikwarantin ang lalaw ka, bulukan. O virus sa Malacanang. Pinahayag ng awiting ngayon ang pagtuligsa rin, no, doon sa sitwasyon kung paano nilalabanan ang ating pamahalaan ang usapin ng pandemya. At makikita natin na ginamit ang pamagat na virus versus, no, bilang interpretasyon at pagpapahayag ng karanasan ng taong bayan, no, sa paraang militaristikong paraan ng paglaban ng ating pamahalaan dito sa ating naranasang pandemya. Ang mga diskusong ito ay nagpapakita na iba-iba ang gamit ng mga Pilipino sa
salitang virus na naging virus. Kaya nga, nakaka-impluensya ito, no, kung paano natin pinapahayag ang mga usapin tungkol sa pandemya. At dahil dito, masabi natin na isa itong mahalagang salita na dapat tatanggalin na salita ng taon. Lalo na kapag tingnan natin yung mga talinhaga, no, kung ano yung mga talinhaga ng pagwiwika na ibinibigay ng salitang ito, na siya namang tatalakayin ni Jel para sa aming pagpapaliwanag kung bakit virus o virus ang salita ng taong 2020. Maraming salamat, Wemi. At sa bahaging ito ng aming presentasyon ay ilalatag namin ang mga dahilan kung bakit virus ang salita ng taong 2020. Sa pagdodokumento at pagmamapa ng mga gamit ng virus sa panahon ng pandemya, matingkad ang pagwiwika tungkol sa iba't ibang sakit ng lipunang Filipino. Paalala natin sa nakaraang mga panahon, ang ating nagagamit na talinhaga sa sakit ng lipunan ay kanser ng lipunan, di ba? Pero sa kasalukuyang panahon, pagpasok ng 2020, hindi na natin nagagamit yan, kundi virus, dahil ito ang umiiral sa ating lipunan, ito na ang nagagamit nating bagong pagtatalinhaga sa sakit ng lipunan. Kinategorya namin ito sa tatlo. Una, paglubha ng virus sa mga institusyong panlipunan. Ikalawa, pagkalat ng virus ng maling impormasyon o fake news. Pangatlo, pagkakalat ng virus ng mga pinuno ng bansa. Isang halim, doon sa ilalim ng kategorya ng paglubha ng virus sa mga institusyong panlipunan ay napakaraming tula ang naisulat ng ating national artist na si Virgilio Almario sa panahon ito ng quarantine. At isa rito ay siya yung pinagamit niya ang virus. Babasahin ko ang kanyang tula. Retrato ng isang trapo. At siya nga pala, magre-reserba ng beds sa ICU sa kaibiling unahin. Ang pamilya ni Chong, gusto ko nang mag-rest. Hindi hayop, hindi tao. Kung di virus, pesteng trapo. Sa tulang ito, tinugliksa niya ang kawalan ng pagkakapantay-pantay sa pangangailangang pangkalusugan at pagkain sa bansa. Para kay Almario, kailangang maalala lalo kung paanong ang virus ay nakapagpalitaw ng kahinaan ng mga institusyon. Yan ay mula sa isang artikulo ni De Vera, no, dito lang 2020. Sa isa pa niyang tula na hindi ko na rin isinama, hindi ko ipinakita pero dito sa screen, pero sa kanyang tula, isiniwalat ni Ren na may COVID ang buong burokrasya. Kalat ang virus sa mga institusyong dapat sanay naglilingkod upang tugunan ang mga suliranin ng bayan, subalit hindi ito mangyayari habang patuloy na umiiral ang mga asal, gawi at patakarang naglulugmok sa bayan sa banig ng karandaman. Ito yun pala, nandito pala. Ikalawang kategorya ay pagkalat ng virus ng maling impormasyon. Ilan lamang to sa mga CP na mga popular na iwinika ng Pangulo. Hindi ko na po babasahin ng mga yan, nakikita ninyo sa screen. Pero aktibong ginagamit ng Pangulo natin ang virus sa kanyang mga talumpati. Nakatatawag ng pansin ang kanyang mga emosyonal na pahayag tungkol dito. Gaya na nga nitong mga ito, nung Pobreno, nung Naraso, nagagalit siya ng husto, at nung Setyembre 2020, kung saan, sabi niya, "Nasprayan ko ang buong bansa ng pesticide. Hintayin natin ang vaccine laban sa virus." Subalit, binibigyan ito ng kritisismo, no, ng ating mga netizen at yung mga nagtatrabaho, no, sa ating pagpapahayag tungkol sa komunikasyon, no, ng mga nangyayari sa dapat na paraan paano pipigilan ang pagkalat ng virus. Ang pagsampal, pagbuhos ng bumubulang mantika o paggamit ng pesticide ay walang mga batayang sintetiko para sa pagsupo sa virus. Ayon sa kanila, at binibigyan nila na emphasis yun sa kanilang mga paliwanag, no, sa media. Masasabi naman na retorika lamang ang mga ito para makaantig ng damdamin ng mga nakikinig. Ito ay para sa presidente. Subalit ang mga maling konsepto gaya ng paggamit ng mantika at pesticide ay pwedeng makagulo sa komunikasyong pampubliko sa halip na makatulong. Malaking suliranin sa panahon ng krisis ang maling impormasyon. Epesyente, malinaw at tama ang inaasahang impormasyon upang makatulong sa wastong pagkilos ng mga mamamayan at makahikayat ng positibong pakiramdam sa kabila ng mga paghihirap at pangamba. Subali, dahil mali-mali ang mga impormasyon, bukod sa pagkalito,
ay maaaring magdulot pa ito ng pagkahawa takotak. Bukod pa dyan, may mga pangkat na gumagawa ng alternatibong ekspresyon ng pagpuna at pagtutol sa suliranin ng lipunan gamit ang teknolohiya. Gaya nitong online game na aming nakita, pamagat ay Sampal Virus mula sa Parody website na nakikita nyo sa screen. Hinango ang laro sa konsepto ng pagsampal sa virus ng Pangulo. Bida sa laro ang isang frontliner na pumoprotekta sa mga mamamayan sa mga bumabagsak na virus mula sa China sa pamamagitan ng pagsangga sa mga ito upang mapunta sa mga trapo at sa Pangulo mismo. Sinubukan kong laro ito, pasabi ang aking anak, hindi pa po kami nananalo. Ang huli, ang ikatlong kategorya, pagkakalat ng virus sa mga pinuno ng bansa. Ang gamit sa salitang virus sa taong 2020 ay kumakatawan din sa sakit ng pamamahala at pamumuno. Matutunghayang ginagamit pa rin ng mga netizen o kahit sa mga lathala ng mga kilalang pahayagan ang virus. Una ng patunay nga dito ay nakikita nyo sa screen ang pagpapangalan nga at pagdidisenyo bilang coronavirus na mga nagpoprotesta sa administrasyon o sa Pangulong Duterte mismo sa anyo ng FEG na dalawang beses nilang nagamit ngayong taon, ang Duterte Virus FEG. Una nilang nagamit nung SONA ng Pangulo noong Hulyo at ikalawa nitong anibersaryo ng martial law. Ito ay kuha mula sa isang Twitter post ng isang netizen na si Renato Reyes. Bukod pa dyan, well, babalikan natin itong ating yung FEG muna. Makikita sa EFG pa nga ito kasi electronic, no? Online din itong na broadcast. Ang mga kamaong may baril, latigo at mga pera na iginuhit na tulad ng imahen ng coronavirus. Ipinapahayag ng larawang ito ang pagpuna sa paggamit ng dahas ng Pangulo at ang pagkawala ng pondo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Susunod ay ang artikulo na nakikita ninyo mula sa Daily Tribune. Tinutalat nilalakay nito. Ang pamagat dito ay Do Our Alliances Have a Virus? Tinutukoy dito sa artikulo na ito na ang mga alyansang bansa ng administrasyon na mayroon ding virus na bago pa man magpandemya ay mistulang virus nang nagdadala rin ng pangamba o terorismo mula pa sa mga isyong may patungkol sa pamamayari ng West Philippine Sea. Kagaya ng bansa na katulad natin, no, na sinasabi nga medyo mahina, ay yung paghingi natin ng tulong sa ibang bansa ay posible pang isa pang paraan para magpakalat ng virus. At hindi na siyempre mawawala, no, na kapag kinaharap natin ng hashtag virus sa social media platform gaya ng Facebook, mula noong Marso, ang dami naming nakita. So ito isa lamang sa halimbawa. Patuloy na ginagamit ito ng mga netizen. Pwede nyo rin subukan, tignan. At dito sa nakikita natin na paggamit ng virus ng isang netizen ay kanyang binibigyan ng puna ang Pilipinas sa pagkakaroon daw ng worst politicians. Ito namang miyembro ng Karapatan Alliance Philippines na si Christina Palabay ay ginamit din ng virus sa kanyang pahayag. Sabi niya, masakakatakot ang posibilidad na manatili pa ang virus sa Malacanang. Masakakatakot na ang ating mga pamilya at anak ay nagmamana ng ganitong klase ng pamumuno. So take note, virus bilang pamumuno. Matutunghayan mula sa ilang halimbawang na ipakita kung paano sa tulong ng pag-hashtag sa salitang virus, kinakatawan ng mga netizen na kanilang paglalarawan sa personal na tingin kung paano ang administrasyon ay isang virus. Maliban sa kakulangan ng linaw sa pagbagtas at pagpapaliwanag sa mga solusyong inaasahan sana sa mga panahong ito, ang pagbibigkas ng trademark ng mga biro, mura, galit at mga pagbabanta para sa mga mamamayang pagod na at naghahanap ng lunas sa pandemya ay nananatiling sinasadya at walang humpay na pinaninindigan. Virus ang naturang paraan ng pamamahala at pamumuno dahil kahit simpatsya sa mga taong nakararanas ng hirap at pagod sa mga panahong ito ay hindi consistent na inaibigay. Sa halip, patuloy ng mga patutsada at pagpatol rin sa mga tumutulisa ang madalas na ipapakita. Virus, virus ang salita ng taong 2020 dahil dito nag-ugat ang pinakamatinding suliraning pangkalusugan ng mundo sa nagdaang siglo.
Malawak ang mga universal na pagpapakahulugan sa virus. Ngunit, higit itong nais sa Filipino nang inangkin ng Pangulo ang pagbigkas ng virus para sa retorika ng kanyang pamumuno. Kinamit naman ng mga mamamayan ang virus upang maipahayag ang kanilang mga pananaw at karanasan sa gitna ng pandemya. Naisiwalat ng virus na hindi lamang ang virus sa SARS-CoV-2 ang problema ng bansa, kundi una, ang kalat-kalat at maling impormasyong laganap sa social media. Pangalawa, ang malalim at malawak na kalat sa iba't ibang institusyong panlipunan. At pangatlo, ang pagkakalat ng mga namamahalang nagpapatupad ng mga patakarang digo sa pagtugon sa mga batayang pangailangan ng mga mamayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin. Muli, ako si Wendeline Kahilan. At ako naman po si Angelica Morales para sa Sawikaan 2020 Virus para sa amin ang dapat tanghalin na salita ng taon. Maraming salamat.